Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga mananaya? At kayo po gusto nyo ay palagi po kayong tatama? Kayo po ba mga bossing ko ay lagi na lamang nasasaira ng pera? Alam nyo po ba kung ano pa ang ilan pa sa mga pamamaraan para maka-attract po tayo ng kasaganahan? Upang sa ganon ay dire-diretso yung flow po sa atin ng pera kahit po tayo ay may binibili ng ganito, ng ganyan, ay hindi po tayo nasasaira. Yung ba tipo na, halimbawa bumili ka ng ganito, syempre nabawasan yung pera po ninyo. May darating sa inyong magandang oportunidad or may darating sa inyong balita or kaya meron kayong mararakit, nakikita kayo ng pera. In short, madadagdagan po yun ang madadagdagan at hindi po yan masasairan. Ngayon po mga bossing ko, kayo po yung isa sa mga nagnanais na mag-flow po sa inyong kaswertehan, lalo-lalo na sa usapin ng pera, subukan nyo po itong gawin. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay lagi na lamang ang problema ay pera or kaya isa ka sa mahiling tumaya at gusto nyo po, kayo po ay magwagi, ito po ay prove na napakaswerte higit sa lahat tungkol po sa pagkakapirahan para po mag-flow po sa inyo ang swerte at magkaroon kayo ng mabisang proteksyon. Pag po sinabing mabisang proteksyon, pangkalahatan po yan, maging sa kalusugan, magulong pamilya, magulong buhay, pag-ibig, lalo-lalo na sa pera, kayo po ay lagi na lang napapahamak, lagi na lang kayong apple of the eye ng mga chismosa, yung mga ganyan. Mas mainap po yung meron kayong ganito para meron kayong mabisang protection para hindi kayo malasin. Kasi yung mga nararanasin natin ganyan, yung mga kagaya na aking mga nabanggit, isa po yan sa mga sumisimbolo ng kamalasan na kailangan ay alisin lamang po natin. Dapat mayroon lang tayong gawin para mag-flow po sa atin ang kaswertihan. Kagaya po nitong aking babanggitin na ito na mainam na maglagay kayo ng ganito sa inyong pumpitaka para malabo na naubusan kayo ng pera. Bagamat kayo ay bumibili ng inyong mga pangangailangan, ng mga gusto po ninyo, hindi po yan masasabi sa Iran. Yung ba tipo na may mga dumarating na swerte kaganyan. Halimbawa, ikaw isa sa mga mananaya, tumama ka dyan, bumili ka ng ganito, tapos nakarakit ka pa ng ganyan, di instead na maubusan ka, dumadagdag pa ng dumadagdag yung mga pinagkakaperahan po ninyo. Kaya kung kayo po yung isa sa mga naniniwala, ay subukan nyo po itong gawin. Ano po ba itong aking binabanggit na ito? Ito po yung perfectong kombinasyon sa pamamagitan po ng basil powder, or kaya yung basil na fresh, na nabibili sa supermarket, doon sa mga tindahan ng mga gulay-gulayan po dyan, mga plastic-plastic, mayroon 33, 32, mura lamang po yung basil, mga bossing ko. Or kaya, kung gusto nyo po na magkaroon ng halaman po nito, magtanong po kayo sa halamanan na malapit po sa inyo, yung mga herbal na halaman, yan po ay magdudulot sa inyo na swerte, hindi lamang po sa kalusugan. At sasabayan po rin natin ito ng ginger na powder. Ngayon, kung wala ka naman kayong ginger na powder, kahit na anong ginger na meron po dyan sa inyong rep na halimbawa magtitinola kayo, pumuto lang kayo na kapranggot, okay na po yan mga bossing, katalo na po yan. Ngayon, ganito po lang inyong pong gagawin. Ito po ay perfectong kombinasyon. Ito po ay mga allspice ng Nanay's Best. Nanay's Best is the best dahil halos lahat ng kanilang spice ay napakaganda at napakabango. Talagang quality po ang kanilang mga produkto. Kaya kung kayo po isa sa mga nagnanais na bumili rin naman, umorder na po kayo sa Nanay's Best dahil ito po ay garantisado na kumbaga hindi ko naman po ito i-recommenda sa inyo kung hindi po ako nagandahan sa kanila. Kaya ako po yung nagandahan sa produkto nila. Kaya lagi-lagi ko po itong i-recommenda sa inyo kung kayo rin naman ay bibili. Baka po kasi meron kayong mabili, hindi naman kagandahan or kaya po ay kumbaga masayang lang po ang inyo pong pera. Kasi marami na po ako mga na-orderan ng iba't ibang spice pero hindi ako masyado masaya kasi una, basta na lang yung packaging po nila, yung packaging po nila ay basta-basta na lamang na nakasingaw na yung pinaka-aroma ng mga spice kasi yung mismong aroma, yung amoy po nito ang magdadala po doon. Kaya tapos perfectong pagkakagawa, may lubos sa paniniwala, yon. Pagka yun ay perfectong kombinasyon, ay ewan ko na lamang kung hindi mag-boom yung inyo po mga hinihiling. Ngayon po mga bossing, kailangan din po natin ng dilaw na tela,
verde, orange, or kaya ay red. Pumili na lamang po kayo dyan. Ako po kasi ay nagunting-gunting na naman ganitong maliit lang na tela. Hindi pa nga mahusay ang aking pang pagkakagunting. Pero kahit ano po yan, gagawin lang naman natin tong unton, mga bossing. Unton, para tayo swerte. At dadali natin to kahit saan tayo tutungo. Magkakaroon tayo ng mabisang protection. Yan sabi po nila, kapag ikaw ay merong ganito, tapos lalo-lalo na kung bago ka pa lamang doon sa pupuntahan po ninyo, meron kang mga negatibo na hindi nakikita, hahawi daw do ito sa inyo pong hahawi daw po ito sa inyo pong dadaanan dahil ayaw nila ng mga herbal na mga ganito. At kumbaga lalo-lalo na itong ating basil, ang ating pong basil ay masangsang po yan. Yung sangsang po niyan ang magdadala po diyan. Ito, unahin po muna natin ang ginger. Ayan. Ilagay po natin siya dito sa ating tela. Ayan. Pagkatapos, ito naman po sumunod, itong ating basil. Ayan, mga bossing. Ito po ay perfectong kombinasyon para ma-achieve natin ang mga pangarap po natin sa ating pong buhay. Ayan. Ito po yung itsura niya. Taran! Ayan. Ito po yung powder ng tagumpay para po tayo ay swertin sa ating pong buhay sa pamamagitan ng pampaswerting ito. Lahat ng mga pangarap natin ay matutupad. Yan. Masyadong madami. Tigisang kutsara, maliit pa lang aking tela. Yan. Pero, ang balik nito ay swerte. Grabing swerte. Grabing blessing. Ang mapapasa inyo sa pamamagitan ng perfectong kombinasyon. At ilalagay po natin ito sa ating pong pitaka. Pwede ilagay niyo po sa inyo pong bag. Katuparan sa lahat ng mga pangarap natin sa ating pong buhay. Kung ano man ang mga pagsubok na pinagdadaanan, tayo po ay magtatagumpay. Yan. Kung tayo ay laging problema ay pera, tapusin ang problemang yan. Instead na problema sa pera, kasaganahan ang mapapasa atin. Basta positive lamang kayo mga bossing. Kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo sa ngayon, matutupad po yan soon. Bagamat hindi ka agad-agad, soon matutupad po yan. Basta positive lamang. Yan. Ngayon, tahiin nyo po ito at ilagay nyo po ito sa inyo pong pitaka. Dalhin, bitbitin kahit saan para lagi kayong mayroong mabisang proteksyon. Kung isa ka sa mga mananaya, isa ka sa mga nagnanais na tumama, isa ka sa namumblema tungkol sa pera, subukan nyo po ito. Ngayon pa mga bossing, mag-wish ka po dito kapag ikaw ay tataya, na ikaw ay gabayan at magkaroon ka ng maraming pera. Problema sa pera ay goodbye na. Welcome kasaganahan. Ayan. Basta positive ka lamang mga bossing. Kung ikaw ay isa sa mga naniwala sa mga pampaswerte, ikaw ay negatibong tao, abay kalimutan nyo na po ang pagiging nega. Kasi ang pinaka-importante po rin sa mga gumagawa ng mga pampaswerte ay may positibong pananaw sa buhay na alam niya na hindi laging ganyan ang takbo ng kanyang pamumuhay. Soon, bagamat dumadaan sa mga pagsubok, ay malalampasan niya po ito. Marami akong mga kilala na ganyan ang mga pinagdaanan at hindi na ako magtuturo pa sa dami ng mga problema dumating sa pamamagitan ng mga simpleng pamamaraan na ganito ay unti-unting na-achieve kung ano man ang mga pangarap sa buhay. Bagamat hindi agad-agad, pero yan po ay makakamit at makakamit po ninyo. At kayo po mismo magugulat kung dati-dati patingin-tingin ka lamang. Kumbaga nakakain ka ng napakadami at masarap pag po may mga handaan lang tayo kinaimbitahan. Pero pagdating sa mga ordinaryong araw, tiis po talaga. Sobrang pagtitiis. Kaya para hindi po natin na maranasan po yan, goodbye paghihirap na, ay subukan nyo po itong perfectong kombinasyon na ito mga bossing. Ito pong ating basil at ito po rin ating ginger. Ito po, ilagay nyo lamang sa pitaka. Pero lagi nyo po tatandaan yung mga sumisimbolo ng kamalasan kung bakit lagi po tayong walang pera. Unang-una, paladaeng. Makapangyarihan ang ating pong bibig kung anong salitain niya po ay magaganap. Kalimutan ang pagdaeng, kalimutan po ninyo yung kayo po ay lagi-laging yung gawain po ninyo na kayo po ay naglalagay ng bag sa may lapag, sa may sahig. Kung ano po yung pinaglalagay niyo po niyan, ganun din magiging kababa ang inyo pong pamumuhay. Halimbawa, hirap kasi mababa po yan. Lagay niyo sa mataas na cabinet, doon po yung lagi ilalagay yung inyo pong bag na nandun ang inyo pong pitaka.
Tapos, wag na wag rin po kayo magbibilang sa may hapagkainan kung saan kayo nakain. Wag rin po kayo maglalaban ng gabi. Wag din po kayo maglilinis sa pagtungtong ng alas 5 ng hapon. At simula ng paglilinis mula sa main door papasok. Pagtapos, wag rin po kayo magtatapon ng basura sa gabi. Mainam, magtapon kayo ng basura sa umaga. Mahaba po ang maghapon kung marami kayong gagawin, gumising ng maaga para mabilis nating matapos po ang ating mga gawain. Pagtugtong ng gabi, wala po maglalaba, wala rin maglilinis. At huwag rin po kayong mag-aabot ng pera sa may bintana. Padaanan niyo po ito sa may sa inyo pong pintuan sa main door. Bawal na bawal po yan, malas po yan kapag sa mga bintana niyo po yan ipinadadaan ang pera. Ganon din po yung mga pagbubuntong hininga. Ganon din po yung talagang lagi-lagi na lamang nakasanayan na ang pagdaing, lagi na lamang kumbaga negatibo lagi ang sinasabi, lalo-lalo na sa pera na wala siyang ganyan, wala siyang ganito, sobrang sa idna. Yung mga ganyan mga salitain, ako ikalikalimutan niyo po yan mga bossing ko. Ganon din po yung mga gawi po natin na halimbawa naglalabas tayo ng halimbawa ng pera, lalo-lalo na sa gabi. Okay sana kung ikaw po ay naabutan sa gabi na ikaw po ay papauwi na, bibili ka. Pero kung ikaw ay nasa loob ng tahanan at lalabas ka pa ng gabi, kumbaga itinataboy nyo rin po yung swerte. Lumalayo rin po ang swerte kapag po ganyan. Ganon din po pag Lunes, at kung ikaw po ay hindi naman ganon importante na ang mga bibilin, huwag po kayong gagastos tuwing Lunes. Pero kung importante, ay di kumastos po kayo. Bawa, bibili ka ng bigas, abi importante po yan. Kaya okay lamang po yan. Pero yung tipo na Lunes na Lunes, malulunisan ka, ikaw po ay bibili ng hindi naman kailangan. Naku, lagi po yung ubus na ubus ang pera po ninyo. Kumbaga, lagi ka mapapabili na walang ka latoy-latoy, walang ka kwenta-kwenta. Lagi po yung, kumbaga, isang linggo ka magiging gastador at ubus na ubus lagi ang pera. Pagdating sa Lunes, pagpahalagahan nyo po yan kasi importante. Yan po yung tunay na tunay. Halimbawa nga po, nag-away ng Lunes. Obserbahan nyo, isang linggo po yan, ako hindi mo walang pag-aaway. Kaya kailangan, hanggat maaari, ay wala pong away para po dire-diretso yung flow po ng swerte. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala tungkol sa mga ganitong mga pampaswerte, yung aking mga nabanggit ay isa sa mga hindi dapat gawin or mga dapat gawin para po mag-flow po sa atin ang kaswertihan. Yun na po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat na bossing!